Welcome back to my YouTube channel. And for today, it's another makeup review na naman ang aking i-share sa inyo. And it's very, very new for me kasi talagang first time ko lang talaga itong maitry. So obviously naman, nakita nyo sa title ko ano yung product na ginamit ko at kung ano yung palette na sinubukan natin for today. But before we jump in for the final thoughts para sa product nito, if you are interested how I did my makeup, please keep on watching. Come, we
we must never stop the way, yeah. But jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
Okay, so that was my final look. So nakita nyo na, alam ko na medyo may nakita kayong ibang palette na nahalo. But anyway, I'm gonna explain to you later kung bakit. But anyway, so nabili ko to sa SM, tong Pilipiniana na to. Ito. So ito yung pinaka-box niya. And the price is 395 pesos. So according here, this is made in Taiwan, alam ko. Kasi parang nabasa ko to made in Taiwan. Okay, so ayan nga, nakalagay siya made in Taiwan. Ewan ko kung nakikita niyo yan. So made in Taiwan siya. Meron siyang four palette. But out of four palette is nakuha ko tong or mas gusto ko tong Sini Ibig. Okay? So pumunta na muna tayo sa packaging niya. Sa packaging niya is okay. Maganda siya actually. And then kung titignan mo siya is mata. Ayan, mata siya. So, sinabi ko na yung price sa inyo, 395 pesos. So, yan siya. Napaka na lang gaang. But, I love itong pinaka-palette niya. Kasi, mabigat siya. Tsaka, parang mamahali ng dating. Alam niyo, parang mga palette ng mga Tarte, mga ganun na mga peg niya. Maano siya. Mabigat siya ng konti. So, ganun din. Kung ano yung nasa box niya, yun din yung design. So, yung kinuha ko nga is iniibig yan. Yan ang ano niya. And then, pag binuksan mo, sa ibabaw, may plastic siya. Tinanggal ko na, pero tatakpan ko. So, eto, may salamin siya. Yan. Maganda yung salamin niya, actually. And then, eto yung kanyang palette. Wait lang, ha. Ayusin natin. So, eto yung kanyang palette. Eto yung nagustuhan ko sa lahat ng palette, sabi ko nga sa inyo. Kasi lahat, napaka-neutral niya. Meron kayong dark brown in which matte. Meron kayong etong dalawang pink na to. At saka to is shimmer. Eto, to. Eto, at saka yan, shimmer yan. And then, meron pa kayong dalawang matte dito. Itong parang dark pink at saka parang peach color or light brown. Yan, naghahalo siyang parang light brown peach color. Ito siya. So, out of palette, out meron kayong 3 na matte color in which itong 1, 2, 3. And then, meron kayong dalawang shimmer. Isang parang medyo dark pink at isang parang itong light pink na naghahalong parang medyo may pagka-champagne to pagka pinahid mo actually eh. Anyway, sige, gagawa tayo ng swatches. So, yung packaging niya, napakaganda. Okay, by the way, may kasama pala itong brush dito. Hindi ko na alam kung ano yung kasama, but siguro ilalagay ko na lang dyan somewhere sa ano nyo, sa screen nyo. Hindi ko naman, sa dinami-dami na ng brush ko, hindi ko alam kung ano yung nakalagay dito. Basta kulay black din siya, meron siya dito ano brush. Ipa-flash ko na lang sa screen ha, so yan. Anyway, gagawa tayo ng swatches. Teka, punasa ko naman na iging ano, yung aking... Mamaya ko na sasabihin yung tatlong palette. Tapusin muna natin itong iniibig para wala na tayo babalikan. So, isa-swatch ko muna itong si brown, itong dark. Yan siya. Okay, yan siya. And then, itong shimmer, yung sumunod. Yan siya. Next is this one. Itong matte na parang dark pink. Yan siya. And then this one, yung pinaka-lightest or pang-transition nyo. Yan. Para siyang light brown na peach na naglalaro. And the last one, wait, nagpapahid pa ako ng aking kamay. And the last one, itong shimmer. Ayan. So, okay? So, nakita nyo na lahat yung ating 5, tama ba? O, tama. Itong 5 colors na meron tayo. So, ito yung dark na matte. Ito yung ating shimmer. Ito yung matte din na isang parang dark pink. Ito yung matte din na transition or yung parang peach light brown. At ito yung parang kanilang shimmer na parang naglalaro sa champagne. Parang pink champagne color, ganun siya. Okay. So, yan yung iniibig na palette. But anyway, tignan natin yung tatlo pa nilang palette. In which, actually, mahirap bumili ngayon. Nagkamali ako kasi pumunta ako ng SM is parang after na ng sale. So, the rest ng mga ibang kailangan ko, sana may gusto pa akong bibilin. Sana yung mga cheek mousse nila is wala na sila. Out of stock na miski yung mga ibang lipstick. Kasi nga, alam ko is meron parang 3-day sale, tapos may mga additional discount. So, wala. Hindi na ako nakaabot sa ganun. So, yun. But anyway, according dito sa 4 colors pa nila, or 3 palettes na meron sila, meron silang, so yan, ginihugma, meron sila. And then, meron silang minamahal. And then, yun nga, yung iniibig in which itong palette na to. And the last one is ginihugma. Ah, bakit?
pareho. Ah, sorry. Sinisinta. Sinisinta. Ang gulo ko, sorry. Yung first is sinisinta. Minamahal. Iniibig. English tong palette. And then the last was ginihugma. Ayan. So, ginihugma. So, yan yung kanilang four palettes na collection. And then, aside din sa palette, may nakita kayo, bumili ako ng kanilang, ano ba to? Parang eyeshadow gel. So, dalawa yung binili ko. Ito daw yung best seller sa kanila. Itong Daydream, magkano ba to? 245 pesos, ayan. Daydream, and which, ito yon. Ito, ayan siya. So, ang color niya is para siyang, ano ba? Para siyang gold. Ayan. Gold siya. Maganda to as a highlighter or pang topper yan. Gawin ko kung nakikita nyo. Ayan. Medyo gold siya. And then, yung isang binili ko is, sorry ha, Gucci, is Moon Dust. So, isa to sa mga bestseller din nila. Buksan natin. So, ito pa siya. Swatch ko para sa inyo. So, ganito naman siya. Para naman siyang parang peachy na, may pagka-peach na yung color niya. Ewan ko kung nakikita nyo guys ha. Sorry. Ayan. So, may pagka peachy. Oo, parang may pagka-peachy champagne color din siya. Ayan. So, yan yung mga eyeshadow or gel eyeshadow nila. Balikan natin. Kasi ano siya, madali siyang matuyo actually. Kaya kailangan takpan nyo. Okay. So, out of the palette, itong iniibig. So, ito yung nagawa kong makeup sa kanya. So, ayan, napaka-soft niya lang. Napaka-simple lang. Ayan, napaka-simple lang kung in short. But anyways, punta na tayo sa ating final thought. Ay, by the way, bago ko makalimutan, meron pa pala silang lipstick. Ito yung ginamit ko. Remember yung kay May Layog na lipstick na nakuha kong free? So, ito siya. Ito yung, ano ba tong ano na to? Mapagmahal. So, ito siya. So, swatch ko na nga rin sa inyo para may idea kayo. Akala ko nga medyo pink to. Kasi nakalimutan ko yung pala is, ayan, matapang siya na parang, ano ba to? Parang brick red ang dating niya. Ganyan ang color niya. Yan. So, nagtap lang ako ng lip gloss na from BPLA ba to? Oo. To para medyo mag-tame lang yung color niya. Kasi masyado siyang ano, bright, parang napaka-bright ng pagka-brick red niya para sa akin. But anyways, so this is my final thought para dito. First is, sa halagang 395 pesos is okay na kung pang-araw-araw, okay na to. Hindi na ako magre-reklamo. But, don't expect too much sa 395 pesos. Unang-una, obviously, powdery. Yun yung napansin ko sa kanya kasi yung nagbe-blend ako, ang dami na. Nagkamali nga ako, dapat hindi muna ako naglagay ng foundation at saka ng concealer ko kasi nahirapan akong habulin at hindi na rin ako nakapaglagay ng, ewan ko bakit hindi ko naisipan maglagay ngayon ng powder underneath my eye, in which usually is ginagawa ko siya. So yun, powdery siya and hindi siya pigmented, yan. So, paano ko ba explain? Basta hindi siya pigmented. So, medyo blendability-wise, mabe-blend mo naman siya kahit papano. Yun nga lang talaga is, talagang ano ba, depende na sa inyo. Light-handed lang ang gamit nyo ha, pag ganito. I mean is, pag nag-blend kayo, huwag nyong masyadong, yung ano ba yun, yung parang napaka-harsh pag nag-blend. Hindi, light-handed. Kasi para lumabas yung color niya. Talagang ano, kasi ako light-handed na yung ginamit ko. Talagang ayaw pa rin niya, kailangan mo talagang magdagdag ng product para dito. And, nakita nyo, dito kay brown color, eto, in which eto, nag-struggle ako sa kanya. I mean is, tinry ko talaga sa corner, paunti-unti, but still ayaw niyang kumapit. Hindi ko alam, meron naman akong eye primer or concealer, ayaw niyang kumapit. I mean, talagang ayaw niya. Tinry ko, nakita nyo, binasa ko na rin siya ng using this beauty mist ni Miss Ann Clutz. Ayaw pa rin niya, as in talagang sabi ko, okay. And then, as in talagang ilang beses ko tinry dito sa right at saka sa left, ayaw niya. So, I give up. So, ginamit ko si BPLA, eto, in which eto, ginamit ko dito is, papakita ko yung ginamit ko ha, para may, yung medyo malapit sa kanya, ginamit ko yung parang medyo, parang espresso color, eto. Eto yung ginamit ko, medyo malapit sa kanya. Swatch ko para sa inyo ha. Hindi naman ganun kalapit. Eto yung ano, di ba kay FS, eto yung ginamit ko kay BPLA, yan. Medyo matapang ng konti, yan.
yung mga espresso colors. Yan yung mga ginamit ko para man lang mabuhay or lumabas talaga yung ano, yung ating corner, or magkaroon tayo ng intense sa eye corner natin. So yan yung ginamit ko. And yun nga, medyo ingat lang talaga kayo kasi nga alam nyo naman sa 395 pesos. Don't expect too much naman talaga, di ba? If you want talaga na maganda kagad or pigmented, you have to buy a bit, you know, higher price. I mean, it's better quality ng eye makeup. I'm not saying na hindi maganda ang quality nito, ha. For me, kung kayo beginner, okay na okay to. Magandang pagpraktisan or magandang pag-aralan to. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, medyo ingat lang kayo kasi powdery. If I were you, if you gonna use this one, wag muna kayo mag-set anything on your face. Tapusin nyo lang siguro eyebrow nyo, but first is use first your ano, your, or tapusin nyo muna yung inyong eyeshadow bago nyo iset lahat yung foundation nyo tsaka yung mga concealer nyo at lahat-lahat. So, yun siya. And one more thing, ano pa ba? Yung kanilang etong gel eyeshadow ba to? Eto. Medyo mag-iingat kayo kasi andali niyang mag-set. I mean, is pag naglagay kayo, huwag niyong i-drag. I-tap niyo lang siya unti-unti. Kasi pag nag-set na sa inyo, hindi niyo siya, pag nag-drag niyo, hindi na maganda. I mean, is parang nagbubuo-buo na siya. So, ingat lang kayo. At the same time, pagkagamit nyo, kung naka-aircon kayo or naka-fan, nakatlapat kayo sa fan, pag kumuha kayo, medyo itakpan nyo na siya ng konti. Tapos, i-ano nyo na lang. Tsaka nyo na lang ilagay. Or better, siguro kumuha kayo ng enough na quantity na kailangan nyo, ilagay nyo sa back, isarado nyo na lang to, tapos dyan na lang kayo maglagay. Kasi, andali niyang matuyo. Dali niyang mag-set. Ewan ko kung nakikita niyo dyan. Yan. May konting medyo pamuumuo pero ginawa ko siya ng paraan. Okay? So, yun yung mga aking naging thoughts sa ating palette, sa ating ating eyeshadow, ano, gel eyeshadow. And the same time, yung lipstick nila is talagang may amoy. Manageable naman yung amoy. Kaya lang, hindi, alam niyo, parang ano ba, hindi naman yung parang pintura, parang mga amoy, parang pentel pen, mga marker, yung mga ganun. Okay naman, hindi ko alam kung, I'm not sure ha, kung may tagging to. Kasi, though na liquid lipstick naman to, kasi nga, di ba, usually, di ba, pag nagme-makeup ako, I start talaga my lips with a lip balm. Talaga nakababa na siya sa lip balm. At the same time, is gumamit ako ng lip gloss, etong si BTLA. But anyway, lahat ng mga ginamit ko sa face, ilalagay ko na lang sa description box para may idea kayo yung mga color, para kumbaga para magkaroon kayo ng idea. So yun lang, ano pa ba? Yun lang yung maano ko. Hindi na ako gumamit lang ako ng gel liner, ayan. And nakita niyo naman, so aside dito sa tinapper ko dito sa eyeshadow yung aking Moon Dust, tama ba? Si Moon Dust ba? Ay, hindi. Si Daydream. Sorry, ha. Si Daydream is nilagay ko siya dito sa eye corner ko. Ayan. Maganda to pang highlight. I think. Siguro, marirecommend ko lang to pang highlight. Pero yung highlight yung konti lang. Kasi ano to eh. Lumalaban to. I mean, is talagang super grabe. Yun nga lang, medyo ingat nga kayo. Kasi nga, mabilis siyang matuyo. Tsaka namumuo siya. Ayan. So, ginawa ko na lang. Yan na lang nilagay ko sa eye corner ko. So, yan. Yan siya. But anyways, yun lang for today. Maraming salamat. Sorry, is medyo natagalan tayo sa pagre-review or pag-upload ulit ng makeup tutorial kasi is medyo naging busy ang lola nyo for this week. Ayan. And don't worry kasi may i-upload ako or meron tayong gagawing another makeup tutorial. But this one is, I should say na isa sa mga international drugstore naman na susubukan natin. Okay? So, yan. Yan siya. So, abang-abang lang tayo. Exciting yun kasi first time ko lang din. Actually, I was really aiming to have this palette since kailan ba? Since bago pa mag-lockdown. Actually, lucky lang ako kasi yung friend ko from Singapore is naka-uwi na dito sa Philippines. Kasi, meron akong specific talaga mga palettes or mga gusto na, I mean, is last year pa yon. Kasi napanood ko, mahilig kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba? Ayan, bago tayo mag-end, di ba? Mahilig talaga akong manood ng mga vlogs, especially mga international vlogger, yung mga drugstore makeup nila. So, talagang na-amaze ako pag
alam niyo pag nagta-try sila ng mga drugs or yung mga dupe ng mga ibang mga NARS, ng mga dupe ng mga TARC, yan. So, I've decided na parang out of these vloggers, kasi favorite na favorite ko si Juicy Jazz, yan, panoorin niyo yung mga yan. Kasi napakasimple lang talaga nila, pero ang galing nilang, alam yung drugstore na gamit nila, parang mapapamangha ka na, wow, talagang drugstore lang yan, yan. Si Juicy Jazz, and then si Kathleen Lights, yan, si Christine Rao ba yun? Basta yung meron siyang bago ngayon na collab ng Colourpop, yan. Si Manny Mua, kilalang kilala yan. At saka, sino pa ba yung isa? Si, my God, nakalimutan ko na. Basta, ano ko na lang, ipa-flash ko na lang sa screen kung sino yung mga pina-follow ko, mga vlogger. They are very good, they are very nice. Kasi, pag nakikita ko yung mga video nila, talagang yung mga thoughts nila, sinasabi talaga nila, pag ito yung ginamit nilang drugstore makeup, ito yung parang dupe na exact na sa high-end brand. So, I was really amazed. Ayun. So, nagkaroon nga ako ng idea. In short, nagkaroon ako ng idea. Tapos, yun. So, sabi ko sa friend ko, since na ano, baka favor naman, and then yun na. So, nakuha naman niya. I mean, ilan lang naman yun, pero happy-happy naman ako. Kasi finally, nasa akin na siya. Ayan. So, maraming salamat, friend. Okay. So, sorry, napahaba ang ating outro. But anyways, if you are new in my channel, and if you enjoy my vlog today, please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell so you'll be updated for my new upcoming videos. Again, thank you so much. Thank you for sharing your time again with me. This has been Jelai signing off for today. Thank you and God bless you all. Bye everyone. God bless you. See you on my next vlog. Bye everyone.